Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay galing sa ating sender na si Grande. Sa mga hindi pa po nakakapakinig ng part 1, ay ilalagay ko po sa description box ang part 1 ng kwento. Magandang gabi po, Sir Kilabot. Narito na po ang karugtong ng aking kwento. Matapos po nang malaman ko ang buong katotohanan tungkol sa aking pagkatao, bagamat nakakalungkot dahil hindi ko man lang nasilayan ng aking ama, ay natanggap ko na rin ito kahit ako man ay iba sa mga normal na tao. Pinipilit ko pa rin makibagay sa kanila hanggang sa tumungtong na po ako noon ng second year high school. Minsan ay nagpapakita sa akin si Liway at sumasabay pa sa akin hanggang sa higit ng aming paaralan. At pagka-uwian naman, ay nakaabang na siya sa akin sa puno ng abukado sa likod ng bahay. Doon po kasi ako madalas na dumadaan pag umuwi ako galing sa paaralan. Dahil mas komportable akong dumaan doon. Dahil alam kong mas ligtas ako kapag doon ako dadaan. Isang araw po noon habang wala kaming pasok. Madalas po kasi kaming walang pasok noon dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa Mindanao. At dahil nga sa wala kaming pasok, ay nagkaroon kami ng panahon na magkita ni Liway. Si Liway nga po pala, siya yung anak ng kapatid ng hari na si Loraya, isang diwata na engkanto. Subalit, kahit siya man ay kakaiba para sa akin, siya pa rin ang pinakamagandang babae na aking nakilala. Iisa lang ang aming dugo at ang aming pagkatao. Mabait at maunawain si Liway. Kaya magmula po noon ay madalas at halos araw-araw kami magkasama ng palihim. Itinatago po namin upang mapangalagaan na rin ang aming pagkatao. Hanggang sa isang araw ay napabalita sa aming baryo na meron daw gumagalang aswang sa gabi at madalas na pinupuntirian ito ay ang mga buntis. Minsan isang magsasaka ang hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Dahil sa nang natagpuan ito dun sa gubat, ay wala ng buhay at patay na. Wakwak din ang tiyan ito at nawawala ang ilang parte ng laman loob. Nakaramdam ako ng awa sa aking mga narinig. Ngunit mahigpit na bilin sa akin ni Lola ay huwag daw akong makialam ano man ang mangyari. Kalimutan ko na raw ang panggagamot ko noon sa Leyte. Minsan may nagpunta sa aming bahay. Isang mag-asawa, sina Aling Maita at Kuya Nestor. Hinahanap nila si Lolo dahil sa may ipagagawa daw silang salaset. At nung isama ako ni Lolo doon sa bahay ng mag-asawa para tignan yung mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng salaset. Habang nasa daan, ay may nakasalubong kaming isang babae na medyo may edad na. Panaititig nito sa tiyan ni Aling Maita. Buntis po kasi noon, sir, si Aling Maita. At nung napansin ko ang pagtitig ng babaeng yun sa tiyan ni Aling Maita, ay medyo binagalan ko ang aking paglakad. At nung medyo malayo na ang pagitan namin ni na Lolo, Aling Maita at Kuya Nestor, ay nilapitan ko yung babae. Nagulat pa siya sa aking paglapit dahil sa tila hindi niya ako napansin. Hindi na ako nagdalawang isip at sinabihan ko siya. Alam ko kung ano ka. Kapag may nangyari sa pinagbubuntis ni Aling Maita, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Pagbabanta ko rito. Ngunit tumawa lang ito at sabay sabing ano naman daw ang gagawin ko sa kanya. Sumagot naman ako at sinabi ko na gagawin ko siyang giniling na karne at ipapakain sa aso. Tumawa lang nang tumawa ito at saka umalis.
Kinagabihan po noon, hindi po ako mapakali. Pasado 10:30 na po noon. Habang tulog na po sina Lolo at Lola, naisipan kong puntahan ang bahay ni Aling Maita. Dahil sa buntis nga ito, at alam kong siguradong pupuntahan yun ang aswang. Kahit medyo malayo, ay pinilit ko pa rin makapunta doon. At hindi nga ako nagkamali, dahil nung nandun na ako sa bahay ni Aling Maita, ay nakita ko ang isang aswang sa bubungan. Nakikita ko po kasi ito ng malinaw. Kahit po kasi sa gabi, ang paningin namin ay katulad rin sa umaga. Tulad din po sa ibang mga elemento. Agad akong pumulot ng isang bato at ibinato doon sa aswang. At nang tamahan ito, ay bumagsak ito sa lupa habang iniindaan sakit. At nung makita ko siyang bumagsak sa lupa, ay pinasundan ko pa ng pagbato. Hindi niya kasi ako makita, maging kung saan man ako nakapwesto. Hanggang sa mainis na ito at nagpalit ng anyong ibon at lumipad. Ngunit hindi pa rin po ako nakontento. Agad ko siyang sinundan para malaman ko kung saan ito nakatira. Dahil nga sa nakikita ko siya ng malinaw, kaya ako siya nasundan hanggang sa bahay niya. Nakatira ito sa isang mataas na bahagi ng masukal na bundok na kahit sino man ay mahihirapang matunto ng bahay ng aswang. At nung nandun na ako, ay nakaabang na ito sa akin. Umangil ito at inilabas ang matatalas ng ngipin. Sinabi nitong nagkamali daw ako sa pagsunod sa kanya. Ngunit kahit anong sabihin niya, ay hindi ako nakaramdam ng anumang takot. At nung akma na akong susugurin ng aswang, ay mula sa kawalan, ay biglang sumulpot si Liway. Pinaghampas niya ito ng sanga ng kahoy na tila napakatalim. Sa bawat paghampas niya ay humihiwalay ang parte ng katawan ng aswang. At nang mapatay ni Liway ang aswang, ay sinabihan ako nitong ilabas ko raw ang aking dalang posporo at sunugin ito maging ang bahay ng aswang upang sa ganun ay maging abo na raw ito. Sinunod ko ang payo ni Liway. Sinunog ko ang bahay ng aswang, maging ang katawan nito. Nung nag-fourth year high school na ako, ay tinigil na namin ng palihim naming gawain na yun ni Liway. Dahil sa nagkaroon na rin ng katahimikan ng aming nayon. At may dumating na rin isang manggagamot na si Mang Constantino. At nang dahil sa pagdating niya, ay ipinagpatuloy ko na lamang ang aking pag-aral. Kahit wala si inay. Masaya na rin ako sa piling ni Lolo at Lola. Maging sa kadugo ko sa kabilang mundo. Ako po at si Liway ay nagkaroon ng pagmamahalan. At nung makagraduate na ako ng high school, nang dahil sa tuwa ko at kasabikan, ay hindi ko sinasadyang mahalikan si Liway. Doon ko lang napagtanto na ganito pala ang unang halik. Para kang lulutang sa hangin, lalo na yung matatamis niyang labi. Dahil sa ginawa kong iyon, kailanman ay hindi na ako umibig pa sa iba, malibang sa kanya. Tanging kayo lang po at ang mga tagapakinig ang nakakaalam nito, magpasa hanggang ngayon. Nagkaroon po kami ng kasunduan na sa pagsapit ng 45 kaarawan ko ay sasama na ako sa kanya sa kabilang daigdig habang buhay. At ito po ay malapit na. Hanggang dito na lamang po, Sir Kilabot. Maraming salamat po. Nais ko lang pong sabihin na ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng hiwaga at kababalaghan. Sa maniwala man po kayo o hindi, ito po ay nangyayari at nagaganap. Keep safe po at maraming salamat. Grande. Story.
travel on the stone.